tamaan ng baril itong si Annaline, kaya naman nabulag tayo ito kasama ni Dax. Mabuti na lamang at sa braso lang ang tama nito at hindi siya napuruhan. Samantalang itong si Dax nga ay napuruhan sapagkat nabaril nga ito sa ulo ng inutusan itong si Ninang. Mabuti na lamang. At nakita agad sila nitong si Regan at nitong si Michael. Sinabi ni Michael na kailangan nang dalhin ni Annaline sa ospital. Ngunit si Annaline ang iniisip ay si Dax. Si Dax kailangan niligtas dahil kung pabababayaan itong si Dax, maaaring makalabas na nga itong si Moira sapagkat ihihina ng tuluyan ang kaso na sinampa sa kanya. Agad na inisip nitong si Annaline, kaya naman nagmamadali itong si Michael, tumawag agad ng ambulansya. Agad na isinugod itong si Dax, ngunit ang pagkakamali nila, instead na sa Estridge sila dalhin, ay dinala ito sa Apex. Nagulat si Zoe sa pagdating ni Dax sa loob ng kanilang ospital. Hindi niya sukatagalain na doon ito dadalhin at kinakabahan siya sapagkat ang taong yun ang witness ng kanyang ina at may alam din sa lahat ng pangyayari nung pagkawala ni Lolo Pepe. Makaawa si Annaline sa mga taga-Apex, kailangang operahan agad-agad si Dax, hindi pwedeng mamatay itong si Dax. Samantalang sinabi ni Doc Meneses na kailangan rin niya ng pangunahing luna sapagkat mayroon din siyang tama sa baril. Maya-maya pa nga ay napansin ni Doc Meneses itong si Zoe at tila tulala. Napatanong patuloy siya kung okay lang ba siya. Guilty ang nararamdaman ni Zoe nang makita ang taong kriminal na kasama rin niya. Alis si Zoe bigla nang nag-ring ang telepono niya. Dito na nga niya nakausap ang kanyang ina, nagulat man siya kung paano niya ito nagawa dahil nasa loob siya ng kulungan at alam niyang bawal ang telepono. Dito na nga ikinuwento nitong si Moira na hindi na mahalaga ang mga bagay na iyon. Meron siyang iutos na mas mahalaga. Si Dax, pinapapatay niyon siya ang nagutos at naiinis siya dahil hindi pa nga tuloy ang wini-welcome sa kabilang buhay. At ang gusto niyang mangyari ay gagawa siya ng paraan upang matuluyan siya. Kailangan makasama siya sa taong mag-uupira kay Dax. Ngunit si Zoe ay nagalit sa kanyang ina, hindi niya pwedeng gawin yun sapagkat may maraming tao sa OR at maahalata siya at magiging delikado naman ang kanyang lisensya. Let's see, Myra, sinabi niya sa kanyang ina na mamili siya, makukulong sila sa oras na mabuhay itong si Dax or gagawin niya ang kanyang inuutos. Kaya naman si Zoe ay mapipilitan dahil na rin sa takot na mas isalba ang buhay ni Dax at tuluyan pa ang ikanta siya nito. Samantala, mabilis na kumalat ang balitang iyon at dito nga ay sinabi ng isang reporter na maaring may kinalaman nga sa kaso ni Myra ang insidenteng iyon dahil may kaugnayan nga ang mga taong iyon kay Myra Tanyag. Maaring nga si Myra Tanyag ang nagutos. Sa kabilang banda, galit naman itong si Lynette sa mga nangyayari dahil muntikan na ngang mamatay ang kanyang anak. Nais nga sana niya sugurin itong si Moira, subalit pinigilan siya ni RJ. Sinabi nitong maiging siya na lang ang pupunta dahil baka kung anong mangyayari naman niya sa kanya dahil alam niyang mortal din na kaaway ni Moira itong si Lynette. Mga sumunod na araw, napag-isip-isip nga ni Zoe na tama ang kanyang ina, dapat mayroon siyang gawin. Kaya naman humahanap siya ng tempo nang sa ganun masagawa niya ang kanyang mga plano. Samantala, nalaman ni Justine at nakita niya itong si Dax habang magkausap sila noon itong si Zoe. Batid niyang may kakaiba sa kanilang dalawa. Akma niyang gagawin ang kanyang mga plano ay hindi niya alam na kasunod pala sa kanya itong si Justine. Dito nga malalaman ni Justine na gusto niyang patayin itong si Dax. Hindi nagsalita si Justine, alam niyang magagamit niya ang ebidensyang doon upang takutin itong si Zoe at paalisin ng tuluyan sa Apex dahil ayaw na ayaw niya ang pagmumukha ni Zoe sa loob ng Apex, lalo't kinakalaban siya nito at matapang ito kaysa sa kanya. Kaya naman magiging alas niya itong